magsimula. Anong sekta na pananampalataya ka, bro, Beji? Ano po, Branjando, galing po ako na pastor ng BLC. Actually, sekta kung reliyon, galing pa ako sa Krista ng Pari noon, tsaka in short, naging pastor ng BLC, tsaka naging bishop ng Grace Doctrine, and present now is ito ako sa Seventh Day Adventist. Ah, so ikaw Oo. pala ay nasa ano ngayon, nasa Seventh Day Adventist. Yes po, Okay. Sa present ko ngayon. Okay, bro. So meron akong gustong klaruhin, bro, kung okay lang sa iyo, ano? Sige, iklaro jud na. Matagal na kasi tinuturo sa Seventh Day Adventist, bro, na ang tiara daw ng Santo Papa, bro, ay meron daw nakaukit na Vicarius Filii. Dito to ba 'yun, bro? Teka muna, bago tayo pumunta doon, pasalamatan ko muna ang Diyos at saka pasalamatan ko muna si Jurid Salis kasi sa totoo lang, bago ko, hangin ko muna dyan bro ha. Wala kong idea talaga kung anong, at akabi, the host was asked to start your video. Kung sa manis ya? I-click mo lang bro, ha? Para malumabas yung video. Okay. Thank you. Okay, kasi medyo mahina yung signal ko dito ba? Nagano ako sa camera, baka mahulog ako kasi nagatin ako ng ano ibang group chat din pero nahulog ako kasi medyo mahina yung signal dito. Nasa Mindanao po ako. Okay po. So, Brother Jando, babalik tayo. Narinig mo ba ako? Jando? Yes, narinig kita bro. Yes po. Ano lang po talaga, pasimula pa lang, malalim na yung, ano yan, katanungan mo ba yan? Oh, kasi, actually bro, dati akong Seventh-day Adventist. At isa naman. Yan sa mga reason kaya ako napaniwala na ito ang SDA. Pero marami na kasi ako nakatalakayan na Seventh-day Adventist, pag ito yung gusto kong talakayin, umiiwas sila. So baka ikaw, ready kang harapin ito. So tatanungin ko lang kung yung nakapost sa ano nyo, sa mga babasahin ninyo na ang tiara ng Santo Papa, meron daw nakaukit na Vicarius Filii, ito ba yung totoo o gawa-gawa lang ng SDA? Karuhin ko lang muna. Okay, Brother Jando, no, I respect that your question. Ano lang talaga, no, ano ang sound ba ni? Kinini ang, ako lang ikuansa sa imo una, mura ba, o nagkabaylo ta? Murag nagka, ano ba tayo, kasi ikaw ay galing ng SD, sabi mo ngayon, tama ba? Yes. No, tapos ako, galing ng Katolik, at saka ako napunta ngayon sa SD, ikaw napunta ngayon sa Katolik. Ako, may reason ako bro, ba't ako nagkatoliko? Ang reason is, ang Catholic was founded by Jesus Christ and ang SDA na pinanggalingan ko, founded by Ellen G. White. Hindi ko alam kung ba't ka from founded by Christ napunta sa founded by Ellen G. White. Kaya nga, sa Google, kung mag-research, lumabas doon na ang Catholic Church ay founded by Jesus Christ. Tama ba? Kahit hindi sa Google bro, kahit sa mga encyclopedia bro na nasa mga city library, founded by Christ. Kasi nung panahon ako'y nasa SDA, nung ako'y nagre-research, na kalaban ko si Wendell Talibong, ako'y nagre-research, wala akong Google nilapitan noon. Wala pa akong cellphone. Wala akong magamit ng computer. Siyempre, mano-mano, mga library pinupuntahan ko. At sa panahon yun, wala akong na-encounter na ibang founder ng Catholic maliban si Jesus Christ. Talaga mga encyclopedia sinisilip po, hindi Google. Yung Google ngayon lang yun sa ating panahon. Dati, nung year 2009, 2007 ako naging SDA, 2007 to 2010, well, hindi ako gumagamit ng Google nun eh. Hindi nga ako marunong gumamit ng computer. Kaya, I discover, mga library yung ginagamit ko bro, mga akat sa library bro, hindi Google. Okay, thank you. Thank you bro. Dando, tama ba yung pangalan mo? Yes. Oo. So, binarespeto yapon ako na I respect that. At sa mga kasamahan natin ngayon, kasamahan mo ngayon, no? Ano po ba yun yung verse natin na pinag-usapan? Baka na naiwan na yun, ha? yung ano ko bro, kasi dati nung ako yung nasa SDA, ako pinaniwala na ang tiara daw ng Santo Papa ay meron daw nakaukit na Vicarius Filii Dei. Marami na nagsasabi din, no? Actually, nasa mga babasahin nyo yun, like National Sunday Law, like the great controversy, no? Pero gusto ko lang klaruhin bro, typically ikaw as from Catholic to SDA, naniniwala ka ba na
ang tiara noon ay talagang nilagyan ng ano, ng inscription na Vicarius Filii o gawa-gawa lang yun ng SDA? Hindi po natin yan matawag na gawa-gawa kasi kung about issue, matter ng issue, hindi naman yan lumabas kung hindi katulad ng sinabi sa Acts chapter 4 verse 20 na nakita sa mata at narinig. So, ganun bro, sa ayon sa kasagutan ko yan sa tanong mo, mayroon naman talagang makikita doon. So ano bang anong problema doon? Kasi bro, na-discoveryhan ko bago lang bro sa The Ministry Magazine, ano? Ito ay The Ministry Magazine. Ito ay lathalain ng Seventh-day Adventist. Ito ay November 1948. At based naman doon sa na-discoveryhan dito, inaamin ang naturang lathalain na gawa-gawa lang pala yan ng SDA. So ano masabi mo rito bro, inaamin nila mismo na gawa-gawa lang nila yan? Alam mo bro, sa katunayan, ito ha mga kapatid, sana maunawaan natin ito ha. Sa totoo lang, yung lumabas ng lahat ng mga libro, standard man yan or yung tinatawag na hindi standard, sa lahat ng mga libro, pwede yung, kaya ako at ikaw rin, pwede ka rin gumawa ng libro. Alam mo, sa totoo lang, ako na nga magsalita sa iyo ngayon. Kahit mga libro ng Seventh-day Adventist, ito, hindi, sana maunawaan ito mga kapatid ha. Hindi tayo umawat, ano bang tawag dito? Hindi tayo gumaya. Hindi tayo gumaya ng INC na sinabi nila nga sa kanilang mga ministro, andon, maraming mga manluloko. So ito lang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, no, kasi kayo ay Katolik, ako naman ay SDA, para maunawaan natin, para hindi tayo mag-away-away. Kung i-overview natin yung ating pang-iisip, pwede ako maghimo ng libro? Brother Jando? Yes, Brother Wendell? Bago ipatuloy natin, mas mabuti na pakinggan muna natin ang official na pahayag ni Pastor Cesar Dizon. Tungkol sa pag-amin niya na gawa-gawa lang ng Seventh-day Adventist ang paglagay ng tiara. Ito. Okay. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung kuruna ng Pope. At sa kuruna ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture bit-bit niya pauwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa kuruna ng Pope, tiara ang tawag. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarius Filii? Ang sagot po ng Mystery Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na merong pangalang Vicarius Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng journal conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinisisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarius Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inibig. Iyan po ang sa pahayag ni Pastor Cesar Dizon ng Seventh-day Adventist na ginawa lang ng SDA ang paglagay ng Vicarius Filii. Okay, Brother Beji, ano masasabi mo doon bro? Mismong evangelist nyo na si Cesar Dizon pa, ha, ang nagsabi na talagang wala sa tiara, gawa-gawa lang ng SDA yun. Ano masabi mo dun, bro? Okay, bro. Marinig mo ba ako? Yes, naririnig ka, bro.
Okay po. Ginarespeto gihapon ako na. As I said, sige kaingon ko na sa sinalita ko na kaganina, example kung magkasala yung isang tao, may sa totoo lang kahit ano naman ano ang tawag nito? Nahirapan ako sa mga sa sekta, may mga masipit pa na, may masipit isa, may magkamali rin, may magkamali. Tapos, kaya nga, sabi yung salita kayo na SD, siya ba SD? Yes, kilala ang Seventh-day Adventist Evangelist si Cesar Dizon. Okay. Cesar Dizon, yes po. So, dili man na, hindi natin pwede na kapag, di ba, nagawa-gawa na niya yung ano, yung sinulat at saka ano ba yung tawag doon na inaprubahan pero mali. Hindi inaprubahan bro. Hindi inaprubahan. Based sa The Ministry Magazine, hindi siya inaprubahan. At nireject pa nga. Pero, tinuturo ng mga SDA yan sa mga Katoliko para ang Katoliko makonvert to Seventh-day Adventist. Malamang isa yan sa mga ginamit para makonvert ka. Pero klaruhin ko lang ngayon, ano ang masasabi mo doon na ang Seventh-day Adventist, actually kanina tinanong kita kayo na naniwala ka talaga na merong ganon. May nakita kaya nakapagsulat ng ganon. At inaamin na ngayon ang evangelist ng SDA na hindi pala totoo yun. Wala palang nakasulat pero nilagyan lang para mag-re-illustrate. So, ano masasabi mo doon bro? Napaniwala pala tayo sa kasinungalingan ng SDA bro? Hindi bro. Hindi. So totoo talaga na may tsara nakasulat? Yes po. Eh kung totoo yun, bakit sinasabi ni Cesar Dizon, bakit sinabi ni Cesar Dizon na gawa-gawa lang ng SDA yan? Inaamin niya. Debater yun. Lagi-lagi. makinig muna kayo sa akin. Makinig muna sige. Kayo. Go ahead. Ito nga ko. Makinig muna kayo sa akin. Kaya nga, yung kasalanan ng isang tao, pwede bang lahat ng iglesia, yung kasalanan ng taong gumawa na yan, walang labot yung Seventh-day Adventist. Ay, huwag bro. Nating idadama yung grupo, kahit ikaw, tatanungin ko kayo. Damay ang buong grupo bro kasi damay ang buong grupo bro damay ang buong grupo kasi talagang itinuturo yan sa SDA. Katunayan, nasa aklat yan ng National Sandelo na sinasabi nila. Talagang tinuturo yan talaga. Damay talagang SDA dyan. Okay, pa-explain mo na ako. Kung okay lang sa'yo, mag-i-explain ako. Kung okay lang sa'yo, kung mag-i-explain ako, okay lang. Sige bro, ano masasabi mo doon bro? Pinaniwala ka sa kasinungalingan eh. Hindi, mag-explain mo na ako. Kasi sa Biblia, kung mabista sa Biblia, sa libro ng Ezekiel at sulat ni Apostol Pablo, hindi naman yung kasalanan ng anak, hindi naman papasanin ng ama. Yung kasalanan, kaya babasahin pa natin yan sa book of Ezekiel. So, Dele, hindi bro. Naman pwede na nagkamali ako at saka idadamay mo na yung Seventh-day Adventist. Iwan bro, ko lang sa'yo. Talagang damay talaga bro kasi ikaw mismo kayo na sumagot kanina. Ikaw mismo naniniwala ka na meron talaga. Dahil walang lathalain na naglagay ng ganyan kung hindi pa totoo yan. Ikaw mismo naniniwala. Kaya, at ba't ka naniniwala? Kaya, kasi itinuro sa iyo. Tama ba ako? Kung tinungod mo ako na ang mali, paano naman kung mag-conclude rin ako ng mali ka? So, anong mangyari sa atin ngayon? Di kung ako sa sinasabi mong mali, di nagsisinungaling si Cesar Dizon. Ganun ba? Kaya nga, kung pasa mo kay Cesar Dizon, para tayo naman natin maintindihan. Sige, basahin ko na lang yung ano bro ha. Basahin ko na lang yung Ministry Magazine. Teka, umalis pa si Brother Beji. So, hintayin ko muna makabalik. Basahin ko muna bro para sabihin natin talaga na ito ba talaga ito to. Kasi ang Ministry Magazine based dito is International Journal for Pastors in an International Monthly Magazine for Christian Ministers with a circulation of approximately 78,000. It is published by the Ministerial Association, an official body of the Worldwide Adventist Church. It is aimed at pastors and ministers of the Seventh-day Adventist Church. Yan na? So, ang The Ministry Magazine is official na aklat ng Seventh-day Adventist Church. At based dito sa kanilang aklat sa page 35, sabi ganito, "Each pope, like any other sovereign, has his own tiara, which is the papal crown. There is therefore no one tiara that is worn by the full succession of papal pontiffs. Moreover," malaking ko na lang para mas makita ng ano ng gusto yung letra, ano? Malaking ko lang. Yan. Sabi dito ganito. Yan.
Moreover, personal examination of these various triaras by different men back through the years and a scrutiny of the pictures of many more have failed to disclose one engraved with the inscription Vicarius Felidae. There is none such. O yan. There is none such. Wait lang ha. Such. Asan na ba yun? O wait lang. Ito pala. There were none such definitely known to exist. As heralds of truth, we are to proclaim the truth truthfully. No fabrication should ever becloud our presentation of truth. The present truth of the threefold message is so overwhelming in its logical appeal and so inescapable in its claims that it needs no dubious evidence or illustration to support it. Recourse to any unreliable and fraudulent evidence discounts the very message that we are commissioned of heaven to give to man and reflects upon the honesty of the messenger. Years ago, one of our prominent evangelists, when in Rome, secured some impressive pictures of one of the papal tiaras, but the photographs were without any wording. Ang litrato talaga ng tiara without any wording, wala talagang nakasulat. No? Of any sort on any of the three crowns. Wala talaga nakasulat, front or back. Later, an artist, in attempting to re-illustrate one of our standard books on the prophecies, took this genuine photograph of a plain tiara and lettered upon it the three words Vicarius, Fili, and Dei, one of each of the three crowns, on the premise that such was the name the Pope bore. And if it were not actually on the tiara, it might well be by the way of illustration. One of our leading publishing houses and the general conference to whom the altered photograph was submitted emphatically rejected it as misleading and deceptive and refused to allow its use. Yan. So inaamin talaga ng naturang aklat ng SDA na imbento lang pala nila yung tiara na may nakasulat na Vicarius Felidae. Pero ginagamit yan ng mga SDA ngayon para ipapaniwala sa mga Katolikong ika-convert nila na ang Santo Papa nga ang tinutukoy na 666 sa Revelation 13:18, but behind it, sila lang pala nag-imbento. Kung baga sa ano pa yan, nag-planting evidence sila. So, alam kong hindi mo sasagutin yan. Inaamin na, dalawa na nag-amin, Adventist na mismo evangelist, and then the official magazine of the Seventh-day Adventist, the ministry magazine, inaamin nila, nagawa-gawa lang nila yon. Ngayon, kung sasabihin mo na ako'y nagkakamali, eh nagkakamali yung aklat ninyo at saka yung evangelist ninyo. Para lang panindigan mo yung sinasabi mo, wala ka namang ebidensya. Pero kung sakaling hindi mo talaga kayang sagutin yan, bro, ako naman, ito na may punto por punto, kami naman may nag-i-invite ng mga protestante yung magkikipagsubukan, pwede kang magtanong dito, bro, kahit ano about Catholic and or kahit nasa doktrina ninyo compared sa aming aral, kami tatanggap ng tanong at kami sasagot. Okay. Kapatid na Dando, salamat, salamat sa iyong pagsalaysay. At katulad ng sinabi ko kaganina, respect din ako ha. Nag-respeto ko. Tinatapos mo yung pagbasa mo, tinatapos ko rin yung pagrinig ko sa binabasa mo. So katulad ng sinasabi ko sa'yo kaganina, hindi porkit ang punto ko lang dito mga kapatid at sa iyo na brother Jando, yung magkakaintindihan tayo ba, yung ginarespeto mo yung ano bang tawag dito, sagot ko at nirespeto ko naman rin yung sagot mo, ganyan ba, para tayo ay magkabulay-bulay, magkatimbang-timbang. Kaya sabi ko sa iyo kaganina, wala akong problema sa binabasa mo. Yung binabasa mo ngayon, actually, wala nga akong problema sa yan. Ang akin lang, Ezekiel 18 verse 20, babasahin ko lang sa Bisaya at saka pwede mo rin tagalogin. Ang tao nga magkasala, mauray mamatay. Ang anak, dili mag-anto sa sala sa iyang amahan. Yung anak kasi, hindi pwedeng ipapatong yung kasalaanan sa amahan. Ni mag-antos ng amahan tungod sa sala sa anak, ang pagkamatarong sa tao, nga matarong iya ra gayod, ug ang pagkadaotan sa tao iya ra usab. So, yun yung punto sinasabi ko sa iyo kaganina. Kung nagkasala rin naman yung tao na yan, wala rin namang kasalaanan yung Seventh-day Adventist.
Kasi iba't ibang may mga pagpaliwanag at saka may pagtatanggap ng kamalian. Kasi katulad ng iba, kasi alam mo, doktrina lang yung, ano bang tawag, putli sa Bisaya. Pero yung mga tao na yan, hindi yan sila mga perfect. Kaya kung, dito na tayo sa second portion, no? Kasi okay na tayo doon. Sagutin ko muna yun, bro. Sagutin ko muna yun. Follow up ka? Hindi, sagutin ko muna yun. Yung sinabi mo kanina. Ayokong bitawan yun eh. Hahabulin ko yun, ano? Yung ginamit mong Ezekiel 18:20, wala yung kinalaman sa ginawa ni Orias Smith. Si Orias Smith ang gumawa nito eh. At saka huwag mong sabihin, ang pagkakamali ni Orias Smith, talagang nadadamay ang buong SDA. Bakit? Hanggang sa panahon natin ngayon, dinadala ninyo ang ginawa ni Orias Smith. Dala-dala pa rin. Actually, last month, si Dan Maasin mismo ang nagsabi sa akin, yung mga unang tiara nyo may nakalagay Vicarius Filii. Oh, Dan Maasin ha? Mga last month pa niya sinabi yun. Yung unang tiara daw namin may nakalagay daw. O ba't siya nadamay doon? E gawa lang yun ni Orias Smith kasi daladala niya yung ginawa ni Orias Smith. At daladala rin yun ng SDA na, ng layman na SDA na nagturo sa'yo. Actually, binanggit mo kanina na kaya na lahat-hala yan kasi may nakita. O, inapaniwala ka rin nila. O kaya yun ang sinabi mo kanina. O, hindi damay talaga. Maliban na lang kung tatanggapin ng mga membro na hindi natin, huwag na natin ituro yan para hindi tayo madamay sa pagkakamali ni Orias Smith. Doon lang kayo, doon lang mapuputol ang kanyang kamalian pag hindi natatanggapin ng SDA na gawa, na yun ay talagang merong tiyarang ganun. Once inamin na nila, yan ay gawa-gawa lang. Huwag na natin gamitin yan. Doon na mapuputol yung, ano, yung pagkakasala. Pero kung i-a-apply pa rin yun ng mga SDA sa panahon natin ngayon, tuloy ang pagkakasala niya sa mga miyembro. Kasi mga miyembro naniwala, tinuturo sa Katoliko para ang Katoliko makonvert nila. Actually, isa yan sa itinuro sa akin. Kaya ako na-convert into Seventh-day Adventist kasi napaniwala ako na ang tiara meron talagang Vicarius Filii. Oh, yan, damay talaga, bro. Kaya siya lang ang gumawa nun kasi ina-adapt ng mga new members na yun eh. Kung hindi lang sana in-adapt, di hindi damay. In-adapt eh, di damay. Oh. There? Ano yung tanong mo ngayon, bro? Kahit na ano, tatanggapin namin. Okay. Thank you, Brandon Duno. Sa totoo lang, ano ba, mahirap magsimula ito sa Tagalog. Kasi Tagalog lahat ito narinig. Bitaw. Sa totoo, Brandon Duno, katulad ng sinasabi mo, hindi ka pala nag-converter ng 28 doctrine, na converter ka lang sa isang libro. So, yan yun naman yung nangyari sa'yo. Ano, bro, ang isip 18-20? Wala akong sinabi na hindi ako nag-converter sa 28 na aklat. Wala akong sinabi ganun. Sabi ko, isa lang yun sa nakapa-convert sa akin. Brodando, makinig ka muna sa akin. Kaya kung sa ikaw yung magsalita, nakinig naman ako, di ba? Ano lang, konting respeto lang talaga. Yung anak ko, kasi ako ay nahirapan ngayon kung anong, hindi ako nahirapan kung anong, kung Bisaya pa lang ta. Ano, nilisod bang ko, kaya nga naman, ang majority din niya ang naminaw Tagalog. So, Ezekiel 18:20, kwan dinibati man ko ng imong estilo Rajando, ang imong estilo dinibati ba, kaya ayaw na ko ng ganyan. Yung ang gusto nako magkaintindihan tayo, nirespect na ko yung imong tubag, girespect ko nimo ang akong tubag para magkasinabot. Ana ba bisan paglahi ka na kasi Katolik na ko sa SDA, as long as nga nagrespetuhan na ita sa tubag, dili binaliay ba? Okay, so I do hope makuha nimo, irespeto nimo akong tubag. Kung magbuot ka sa akong tubag, yung ikaw lang yung gusto na paniwalain, at saka yon yung mga tubag nimo maoy ato ang tuuhan, sulisod po kayo, respeto ay ragunta. So I'm sorry mga kapatid, nga na mga Bisaya, mga Bisaya lang ako ang suti. Okay, so akala ko si Jurid Solis, sabi niya sa akin doon, mga kapatid, no? Sabi niya sa akin doon, papasok, bigyan niya ako ng link, at saka yung program lang kasi dito sa inyong ano, sa ito, sa group chat o anong tawag dito sa platform, yung papel ko lang ipapamatuod lang nako yung True Church is Seventh-day Adventist. Kaya ako na ano ngayon kasi biglang question and answer. Sige bro, patunayan mo bro na ang Seventh-day Adventist ang True Church, at tatanggap ka ng maraming tanong.
Ah, okay. So, okay lang. Pwede na. Sige, bro. Basta, ang bago mo simulan sa yan, mga... bago mo simulan yan, bro, lilinawin ko lang, wala akong sinabi na yun lang tungkol sa tiara ang reason na convert ako. Dahil dumaan ako sa mataas na Bible study, bago, walang Bible study na isang topic lang, bautismo ka na agad, walang ganun. Dadaan ka pa noon. Tsaka hindi dinibati yung style ko kasi yung hindi naman, ito ay talakayan lang. Hindi dinibati ito kasi kung dinibati pa ito, may moderator, may timekeeper. Pero walang ganun eh. So talakayan lang ito. No? Hindi naman pwede yung maling pananaw eh igagalang namin. Hindi pwede yung ganun. Kailangan correction lang talaga dito. It is a religious program, so this should be honest. Pero ikay na parito para patunayan mo na ang Seventh-day Adventist, ang true church. Kaya, sige, sabihin mo yan, banggitin mo yan, and then paghandaan mo ang mga katanungan darating sa'yo. Wala na bang mga agreement tungkol dyan? Baka mayroon pa? Patunayan mo, bro, at lalabas lahat ng mga katanungan para magpatunayan. Tsaka syempre, i-ready mo yung ebidensya mo. Para naman pag may tanong kami, may ebidensyang may pakita. Hindi yung daldal lang. Bro, Brother Jando, dinibati nga yung estilo mo. Kaya nga binagbasa ako sa Bible. Ito yung ebidensya. Kaya paano tayo simula ka pa? Sige, go ahead, bro. Simulan mo na, bro. Simulan mo na. Iba akong prinsipyo, bro. Marami akong mga sinalihan ng ganito. Sige, bro. Go ahead, simulan mo na, bro. Patunayan mo na ang Seventh-day Adventist and True Church. Okay, thank you. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran natin dito. Sana ay kung makabigkas man ako ng Bisaya, magtanong lang kayo sa mga kasamahan nyo kung ano yun. Okay, madali tayo. At saka magtanong po ako, saglit lang, no, kung kailan tayong oras matapos kasi mag-10 p.m. na yata. Mabilis naman, sabihin mo lang. Oo. Eh. Halimbawa ako, sample lang, ako lang, ano? Patunayan ko na ang Roman Catholic Church ang true church. Una, kahit saan nyo tingnan, si Kristo ang founder nito. Pangalawa, tinatag sa Jerusalem. Pangatlo, first century. Yun, true church. Ikaw naman patunay naman. Okay, Brother Zando. Sobrang tuwa ko talaga kasi hindi naman yan talaga madali. Hindi yan madali. Pero sige lang. sige lang. Magbibigay lang ako. Ito lang, Brother Zando. Honest ba yung sabi mo? Honest. Ang pagpatunay talaga, hindi yan madali. Pero sige. Yes po. Ito, dito naman tayo. Ang Seventh-day Adventist, unang-una, kaya kung ingon ko ay good ka kasabot, kaya nga nung nagkatuliko ka, Seventh-day Adventist, tinuod yun siya nga iglesia sa Diyos. Nga no, wala kay magkaplagan sa Old o sa New Testament, yung mga itinatawag na mga followers ni Christ, ang believers. Kung may mabasa ka doon sa tinatawag na Matthew 28, verse 1, abay, malaking pag-usapan pa yan. Kaya, sisimulahin ko dito sa creation. Genesis, the book of Genesis. Kaya nga sabi ko, hindi ito madali, pero sige lang. Tingnan natin itong pag-usapan natin ngayon. Okay. Genesis chapter 2, alam naman natin na pagkatapos ng Panginoon, Panginoong Diyos sa lahat ng mga nagawa niya, siya ay nag-rest or nagpahulay sa araw ng pamanghinga na ikapito. Tapos, kung titingnan natin yung Bible, ang ikapito, Deuteronomy 16 verse 8, nag-command pa siya nga sa araw ng ikapito, kayo ay magsamba. Diba? Sugo sa Diyos. Walang magtatrabaho, ganyan. At saka sa araw ng ikapito, napag-aralan naman natin na yun yung nakatarget doon na Sabado. Kung babasahin naman natin yung Catholic Bible, at saka yung 1981 edition, Douay version, mabasa naman nato diya ana yung Sabado, kasi yung Sabado is Spanish o Latin. Sabado is ikapito. Tapos kung tingnan natin, Brother, mga kapatid, no? Tayo lang po ay mag-response ato. Sabi ko kasi parang hindi niyo ito magustuhan. Kung tingnan natin, Ezekiel 20 verse 12, timahan niya ang adlaw ng Sabado. Tapos nakikita naman natin pagdating ng New Testament, kaya sabihin natin sa totoo lang, si Christ naman ay isang Hudyo, hindi katulad natin na Hintil. Yung lifestyle niya sa kaniyang pagsamba ay hindi katulad ng Hintil. At saka si Christ, yung mga Hudyo, iba ang kanilang tradisyon kaysa tradisyon ng mga Hintil. At saka si Christ, isabat kefir,
Lucas 4:16, marami namang talata ang mabasa natin yan. At saka, ito po kasi, papatunayan ko naman na Seventh-day Adventist yung totoo. Kung babasahin mo rin sa, kasi Bisaya yung Biblia ko, hindi ko na binabasa, Brajandua. Basahin mo sa Roma 11 verse 17, kung basahin mo na ito din niya, yun yung mga hintil na namumuhay sila ng may kabanalan or ano bang pagkasabi doon sa Tagalog, namumuhay sila sa pamumuhay ng mga Hudyo. Kinabuhi sila sa pagkinabuhi ng mga Hudyo. Kung baga nakunik yung ano nila, yung pagtuo nila, faith nila. Kaya kung basahin natin dito sa Bible, wala talagang Kristohanon or Christ sumus followers ni Christ na Sunday kefir. At mapapatunayan natin yan kasi Biblia yung binabasa natin. Hindi ano nga referensya. Pero sa inyo rin paniniwala, marami na, marami pang nasa gusto kong kasi Bisaya yung nandito sa mga harapan ko kung babasahin ko ito. Ano bang tawag dito? Ginabtanaw na ko yung mga kasamahan natin ba yung ma-absorb lang nila, makamasabtan nila para nindot na ito ang conversation kasi hindi pa matuod na ko ang Seventh-day Adventist Filipino. Lahat ng mga apostoles, walang mga apostoles sa Sunday keepers. At saka, wala. Acts, kung babasahin natin yung libro sa Acts, 11:26 yata yun, kung hindi ako nagkamali. 11:26. Bisaya lang itong Biblia ko. Brajando. Dala ko. Okay. 26. Teka ha. Bisaya lang yung Biblia ko lagi. So, nakaplagan sa Antiquia, mga Kristohanon, mga sabatipir man to. O niya kung Acts chapter 13, nagwali si Apostol Pablo o si Bernabe sa sinagoga, matagal lang papahulay. O niya, versikulo 48, ang mga hintil na kasabot. Kung nakabig sila sa tinuohan sa Hudyo. O niya, dili yun po ka pwede na matawag ka nga Kristohanon or followers ni Christ na Sunday keepers ka. Tapos mapamatunan sa Biblia, Brajando, mga kapatid, no? Si Kristo, wala si Kristo nagdala-dala o rosaryuhan. Wala yun po si Kristo nagmando sa New Testament. Teka, bro, ba't ka napunta sa rosaryo, bro? Ang gusto ko patintindigan mo rito, ang Seventh-day Adventist, ang true church, ba't ka napunta sa rosaryo? Wala kayo rosaryo. Bro, wala kayo rosaryo. Wala kayo rosaryo. Hindi kayo Sunday keeper. Tindigan mo na lang ng SD and True Church. Huwag ka pumunta sa rosaryo. Huwag ka pumunta sa Sunday keeping. Huwag ka pumunta doon. Patunayan mo ang church niyo, ang True Church. Huwag mo ikumpara sa amin. Huwag mo muna ikumpara sa amin. Tindigan mo muna na ang SD and True Church. Yun ang gawin mo. Brother Zando, ikaw na lang kaya maoy. Ikaw na lang kaya siguro maoy mag-explain. O ikaw na lang siguro mo'y magpaliwanag kay okay sa'yo? Magbuot man ka kung unsay akong ipaliwanag sa imo. Brother Wendell, valid ba yung ginagawa niya, Brother Wendell, na ang tindig niya, patutunayan na SDA True Church, pero napunta sa Rosario, napunta sa Sunday keeping? Brajando, ito kapatid, no? Dahil paiba-iba kasi ang paksa mo. So sa cross-examination, pwede ka namang tatanungin sa Holy Rosary. So, dahil ang unang offer mo, panindigan mo dito na yung Seventh-day Adventist ay tunay na iglesia na sa Diyos. Ngunit sa deliberation mo, abay Sabat, hindi ang Seventh-day Adventist Church. Oh. Sabat ang pinuntahan mo. So kaya, yung unang offer mo, napatunayan mo na ang Seventh-day Adventist na iglesia ay galing sa Diyos, yun ang patunayan mo. Bro Wendell, kanina ko pa pinapakinggan si brother eh. Wala pa ako narinig na Seventh-day Adventist Church sa mga binanggit niya. Kasi nagre-regret na lang, bro. Ang malinaw po, no, isa lang ang topic ko dito. Huwag ka pupunta sa iba kasi ayaw mo nga magtagal eh. So we focus on one topic, Seventh-day Adventist Church is the true church. Kanina pa ako nakikinig sa iyo, bro. Wala pa ako narinig na isa na Seventh-day Adventist Church. Napunta ka sa Sabbath Keeper, napunta ka sa pamamahinga. Napupunta ka sa Holy Rosary. No. You focus on the Seventh-day Adventist Church ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Magbigay ka po. No? Salamat po. Huwag kang pumunta sa mga turo ng Katoliko dahil hindi yan ang tindig mo. Sana matuto ka po na mag-debate. Sige po. Focus on the Seventh-day Adventist Church. Sabi ng Biblia, ito yung totoo. Church. Wala pong ibang topic po. Salamat.
Sino ba yung nagsalita ngayon? Si Brother Angel yun, bro, kasi ginigiit namin na ang proposition mo kasi patutunayan mo ng SDA ang True Church. So, dapat sana nag-focus ka sa foundation ng SDA, paano siya naitatag, paano siya nagsimula, hindi ka sana napunta sa Rosario, sa Sunday Keeping, pero dahil na malayo nang naabutan mo, eh meron lang ako ipi-play na ano. Meron lang ako ipi-play na video, ano? May ipi-play lang ako video, bro. Eto, bro. Pakinggan natin. Tanawara. Mula sa 0917-839-9322. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Magandang tanong to, ha? Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. Oh. Unang-una, Brother Johnson. Doon sa una muna. Gusto ko unahin yung bandang huli. Kasi, para makita natin yung kabuuan. Sige. Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan. Hindi po siya lang ang nagtayo nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan po ito. Kasama po sina James White, si Joseph Bates, at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ang organization, Brother Johnson, ito po ay naitala noong 1863. Uh-huh. Okay, noong 1863. Uh-huh. But prior to that, ay meron ng mga grupo or may mga nagsasama-sama na tayong mga kapatid para magsamba. Oo, movement na tinatawag. At yun nga ang maganda daw sa tanong, kasi tinanong niya, anong pagkakaiba ng Seventh-day Adventist at ng Adventist? Uh-huh. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Oh, Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. No. Kaya ang ganda na nalilinaw niya. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent Movement. Kaya ang akala naman ng iba, bakit merong Advent, Seventh-day Adventist na. So hindi po. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Yun. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Kaya yung mga talatang lahat na ginamit mo, napunta ka sa Genesis 2, Deuteronomy 16, Ezekiel 20, Lucas 4, Roma 11, Gawa 11, Gawa 13, lahat ng yun walang kinalaman sa Seventh-day Adventist. Brother Jando. Yes, Brother Wendell? Ito na lang. Pagbigyan natin siya kung ano ang tatalakayin niya, susundin natin siya sa cross-examination mamaya. Ay, yun na nga eh. Napunta siya sa ano, sa marapit na kasi alas 10, bro, hindi niya. Ang layo ng mga inabot niya, gawan ko na lang ito ng ano. Kasi bro, mismo mga evangelist na ninyo nagsabi, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Kaya dapat sana ito. Doon ka nag-focus sa 1863. Kayo wala nagsimula. Doon ka mag... Doon ka magsimula, 1863. Ano malangan? Malangan ka na. Ikaw naman mo nagsaysay. Eh, wala talaga, bro. Eh. In reality, sabi ng evangelist nyo, 1863 lang kayo nagsimula. Brother Zendo. Wala ko'y problema, ana. Wala ko'y problema. Brother Zendo, kung problemahin mo ako, yung problemahin mo. Kasi Brother alam mo, totoo lang. Yes. Dahil maliit na, kunti na lang oras natin ngayon, mataas yung talakay niya na paiba-iba ang paksa na kanina. So, ito na lang. Tanungin natin siya batay sa tinatalakay niya kanina. Ano, ready ka ba doon, Brother BJ? Kasi kahit na ulitin din yung mga talatang ginamit mo, walang kinalaman sa Seventh-day Adventist Church yon. Pero, Brother, ready ka na ba tumanggap ng tanong? Teka muna, pasalitain niyo muna ako. Kahit unting respeto lang lagi ang akong disulti ba? Bro Wendell Talibong, ginibatigid yahapon ng imo. Eh, Brother Jando, wala man ko'y mahimo kay kamo may nakahost diha. So, bisag ako mo'y nakahost. So, ang ako lang dili bias ba? Dili bias. Wala yung kay problema sa tinuod lang niyo. Ang problema niyo, kay problema ninyo. Karon inyo na po kong ikrosi sa amin na nga mordinibati nga estilo. Bahit po sa akong i-explain ka ganina. Tama ba ang inyong gihimo? Nga wala pa gani mo. Wala pa gani mo sa kuha. Wala pa gani ko ka human. Or wala pa gani ko ka sige bro, kung ayaw mo ma-interrupt bro, eto bro, kung ayaw mo ma-interrupt, huwag mong pakialaman ng Katoliko. Huwag kang pumunta sa Sunday Keeping, huwag kang pumunta sa Rosario, huwag kang pumunta sa Sign of the Cross, huwag kang pumunta sa Rebulto. Ang tindigan mo ngayon kung paano naging tunay na iglesia ang Seventh-day Adventist Church para hindi kita ma-interrupt. Mag-focus ka sa isang topic, patunayan mo
na true church ang SDA kahit sinabi na ni Johnson Amica na 1863 lang kayo nagsimula. Sige, go ahead. Kapatid na dyan do ba ka nang liligid ko ni mo madala sa dinibati? Liligid ko ni mo madala sa dinibati? Estilo ni mo kasi dinibati? Anab, yung nako, wala kang magagawa bro. Wala kang magagawa bro. May ebidensya kami nilabas eh. May ebidensya kami. Ang ebidensya namin napakatibay. Kaya huwag mo pakialaman ng rosaryo. Kaya ako nagreklamo kasi napunta ka na sa rosaryo, SDA church ang topic mo. Huwag ka pumunta sa rosaryo. Huwag ka pumunta sa Sunday keeping. Huwag kang pumunta sa rebulto, huwag kang saan-saan pumunta, patunayan mo na ang SDA lang ang true church. Sige, usaan gawin mo na ngayon. Gawin mo. Patunayan mo. Sabihin mo, ang Seventh-day Adventist Church nagsimula nung tatag ni Kristo ang iglesia. Yung sinabi ni Amikan, kasinungalingan yun. O ganun, gawin, yun ang gawin mo. Huwag kang, huwag mo pakialaman ng Katoliko. Dahil hindi Katoliko ang topic mo. Sige, go. Mga kapatid, dili gyud yapon ta magkasinabot ko ingon ani. Ah, talaga ni tayo magkano bro kasi paiikutin mo kami sa mga talata wala namang kinalaman hindi, sa inyo. Hindi po ikutin. Kaya hindi ka lang marinig at hindi ka lang marunong umintindi sa lahat ng bagay. Yun yung namang puntong sinasabi ko. Abrajando, Abrajando. Yes, Abrajando. Bigyan mo ng 10 minutes lang dito. Bahala na siya kahit ano ang kanyang tatalakayin dito basta pagkatapos niyan sasagutin niya ang tanong natin. Sige, 10 minutes. Sige bro, 10 minutes bro, go ahead. Abi man ako dili ni din hindi ni bati. Ni sulod ba ako diri a og tinarong. Sige bro, 10 minutes bro. Go ahead bro. Bro, baka 5 minutes na lang kasi mahaba-haba yung 10 minutes. Kapatid na Windil, no. Sorry talaga sa kung ano ang nasa isip mo. Alam ko kung ano kayo. Saan naman tayo magsisimula? Kaganina pa lang sa pagsulod nako. Sana sige bro. Ay, nagsugod si na dito. 5 minutes na naman ang oras, gamay naman kayo na. Tapos sige bro. Bro, wag ka nang ito bro, maglalabas na ako ng timer bro, online 5 minutes oh. Tapos may tanungan tigo 1 minute lang kasi medyo oras na. Focus ka po sa ano para mas maganda po yung usapan. Focus po tayo yung church nga no at sinong founder paano church talaga na may sabing church. Sige po, focus po tayo doon. You have 5 minutes. May timer ka bro diyan do para maganda yung usapan. Sige, maglabas ako ng timer. Ito bro, maglabas ako ng timer. Ayan bro. Maglabas ako ng timer ha. Ayan, hindi ka na po may interrupt. Oh, hindi kita interrupt. 5 minutes, patunayan mo na ang SDA and True Church. Sige. Kasi naka-oras tayo dito. Time starts. Ayaw yan ano? Na bro, sandali lang. Huwag mo munang start. Ayaw. Sige na bro, bigyan kita ng 5 minutes bro. Basultihan sa kuninyo. Yun nga, 5 minutes. 5 minutes. Kagamay rin kayo ang nga oras, tapos naa pa mo ipangutana o niya. Kana pa yun. Ay, masahaba tayo bro, kasi marami ang tanong bro. Kana pa yun tayo gihimo ang agreement. Dinibati man ang inyong estilo. Wala kang magagawa bro. Ito ay punto por punto. Be honest dito, straight to the point ang topic dito lagi. Straight to the point. Dinibati man yung estilo. Bago siya pumasok dito, dapat alam niya ang pinasukan niya. Yes. Na ito ang paraan. Pero humihingi siya ng dapat may guidelines daw umano. Yung kasunduan. So ito na lang Brajando. Ito na lang Brajando. Magawa tayo ng kasunduan ngayon kung siya ba ang magpapatunay bukas ba na ang Seventh-day Adventist ay tunay na iglesyang tatag ng Diyos at pwedeng ako ang magiging negative niyan. Yan, debate daw. Oy, nangungumusta pala sila sa ano, Brother Windel. Sa inyong dalawa ni Richard Thompson, yan yung topic nyo eh. Oo, sige. Gawin natin yan na official ngayong buwan na Oktubre. Sige, yan na. Masagot na ako. Sige, Brother Benji, bigyan kita. Anong gusto mo? 10 minutes? Brajan, doon. Sige, kaingon ko na alas 10, mapahuway na kumulak sa pinaginahinay. Ganito rin tingo. Ah, ayaw mo na. Oh, sige. So, ayaw mo na. Balik. Ito na lang bro. Balik tayo. Bro. Ito bro, balik tayo Martes ng gabi. Magsimula tayo alas 8. Okay sa'yo yon. Wala naman problema sa akin. Ang ako lang Brajan do ba nga magkasinamta na itadili din iba. May rules tayo bro. Ngayong Martes na lang ng gabi kasi alas 10 na. Martes ng gabi, balik ka. Paki ano siya, Brother Romel Palma, Brother, ano yun, si Jared Solis. Paki-contact nyo si Brother Beji. Martes ng gabi, alas 8, magsisimula tayo bro, alas 8. Martes.
Sige, ara mag-ano tayo, mag-schedule tayo. Yan ang talakayin mo, patutunayan mo. Yung kay Thompson at kay Brother Wendell, iba rin yun. This month yun. Ano yung mga kapatid ha? October. Brother Wendell, October? Ah, October. Sandali. Sandali, pag-usapan natin dahil may tawag para na... pag-usapan muna natin dahil may tawag palang natanggap ako kanina na may mga nag-request na seminar sa Cotabato. So tingnan ko muna ang schedule, Brad. Kung sakali magiging October, gawin natin October. Okay, October. So, Brother BJ, Martes ng gabi, babalik ka, alas 8 ng gabi, magsisimula tayo. Maglalabas kami ng rules dito. Ang patutunayan mo na ang SDA, ang True Church at tatanungin ka namin. Okay sa'yo yan. Wala namang problema. Basta sige. Bigyan kita ng ano niyan. sige. Bigyan kita ng ano niyan ng 20 minutes sa pagpapatunay na ang SDA ang True Church. Pahinomdumi ko ninyo ha kay para walay conflict po sa ko ang time. Kay dili bay ko makapanaan. Kay dili taka. Dili ko kasi daghan bay akong assignment. Ay iparinom ko ninyo kung kinsa magka-contact sa ako ha. Anong pangalan mo sa Facebook, bro? Ito lang pangalan ko, BG Villagonza. Okay, try ko i-ano 'yan, i-add ko 'yan, bro, sa ano sa Facebook para makontak kita. BG Villagonza, BG. Daghan ba 'yung kung mga assignment? Okay. So, para lang last ko pa lang ato ha, mga isuna. Wala problema. Ito 'yung ano, 'yung lagurin, may nakalagay lagurin. Kana-kana oh. Yung logo okay. Na 70 Adventist. Oh, so ito is 70 Adventist talaga ito. And then message ako sa iyo. Ano tayo? Schedule tayo Monday. Tuesday pala, Tuesday night. Okay, sige. Kasi mahirap ito kasi wala tay hugot na sabot ba, bro. Dinibatin mo style ng problema bilo eh. Tuesday night 8 PM. And bro, before that night, bro, i-prepare mo na yung mga references mo, bro, ha? Walang problema. Bible okay. Lang, kahit Bible lang. Hindi na ako magamit ng references na ano, mga libro-libro. Bible lang? Oo. Oh. Oh, sige, lang. Ikaw, bahala ka. Ayaw ko bukti lagi. Bahala ka kasi ako may ebidensya. Ako talaga na inaaming 1863 kayo nagsimula. Bro, dyan doon, linawin mo magka. Kung one-on-one ba yan o may talakayan ba na may magtatanong na taga punto por punto? O one-on-one lang kayo? Tanungan ng punto por punto to, bro. Bro, tanungan to ng punto por punto. Talakayan to. Kasi may mayo, bro, ani na lang. Ani na lang. Comparative study na lang ta. Ay, para walay sasaw ba? Walay sasaw. Comparative study. Mahirap yung comparative study, bro. Kasi, ano. Ah, ito na lang. Ating gawing comparative study. Patutunayan mo, SDA True Church. Patutunayan ko ang SDA hindi True Church. Para walay... Para walay sasaw ba? Kasi... magtanong kayo malagaw-law man na may tabo naman malugaw-lugaw sige so yun na nga na lang tayo. Yun, patutunayan mo SDA true patutunayan namin ano yan hindi yan na true church sige yun na lang sige comparative sige Dok, ano sa iyo true sa amin hindi true. Salamat, Brother Jando. Salamat sa inyo, ha, mga kapatid, ha. Salamat sa Diyos. Sige, alas 10 na ng gabi. Reschedule tayo ng ano? Reschedule tayo ng Tuesday night. Ito ay magkakaroon ng doctrinal talakayan sa pagitan ni Brother BJ Villagonza at ng punto por punto. So, maraming mga katanungan ni Baba to sa iyo. At, ano, basta, maraming katanungan. Ayaw lagi pag-inibati. Oh, talagang talagang magkakaroon, bro, normal talaga yan, bro. Normal yan na magkakaganyan talaga dahil titindigan mong tama ka, patutunayan naming mali ang sayo. Oh, syempre talaga magkakaroon talaga yan. Tama nga, wala akong problema yan. Wala akong problema sa problema. Yung problema lang talaga yung mga lantogi ba, yung dinibati na ba nga, ayaw nang magkarinigan. Ay, hindi kami ganyan dito, bro. Yun yung ayaw ko. Hindi kami ganyan dito, bro. Marami ng debate nangyay na nakaharap ko si Fernando Camacho. Napakaraming debater ng SDA nakaharap ko dito. Nagpaparinggan naman kami. Nakakarinigan naman kami. Oh, yeah. Mula kang dapat ipaano. Ay, talagang...
Bro, huwag kang matakot sa debate. Katunayan si Apostol Pablo, nakikipag-debate yon. O, o babasahin natin, ano, bago tayo magtapos, sa Gawa 18:28, si Apostol Pablo nakikipag-debate. Ang sabi ni Apostol Pablo, for with the strong arguments, he defeated the Jews in public debates. O, so nakikipag-debate si Apostol Pablo, nakikipagtuligsaan sa mga Greco-Hudyo. Kaya, hindi masama na magtalakayan tayo. Kung mapatunayan ko na talagang mali yung mga claims mo, eh, di problema mo na yun. Tandaan mo, as a former Seventh-day Adventist, may alam ako sa history nyo. Oh, sana maintindihan. Basta kayo lang, lang, maintindihan mo lang. Yes po. Oh. Sige bro, Martes na ang gabi, babalik tayo, talakay natin yan. At huwag kang iiwas sa mga tanong na ibabato sa'yo. At make sure yung mga tanong mo, walang fallacy doon. Sana kasi walang, mo. Sa aming side, walang magtatanong ng fallacy. Kaya sana sa side mo, huwag ka rin magtanong ng fallacy. Okay ba yan? 4 bars na lang yung battery ko, isinset ko, isinip ko sa iyo. Ah, sige bro, wala problema sa akin bro. Kung 4 bars ka lang, basta Tuesday night balik tayo. Okay bro? Na, ayan o. Comparative study lang, hindi nilagay din yung bati. Salamat. Yung comparative study bro, talagang debate din yun. Nako, kaya nga magkukumparahan eh. Comparative. Yun yung kaya nga, magkukumparahan eh. Halimbawa, ganito. Tindig mo true ka. Tindig ko hindi kayo true. Talagang magkakakontra yan. Wala yan. Kaya nga, magkukumparative tayo eh. Yung ebidensya ko sa ebidensya mo. Yes. Oh, hindi ko nga magkakaroon ng debate. Halimbawa, hindi sabihin ko. Hindi ako takot. Nako, wala. Huwag kang bro. Kasi isa sa itatanong ko sa'yo kung totoo bang sinasabi ni Johnson Amican. Isa sa mga ebidensya ko, totoo ba sinasabi ni Johnson Amican na 1863 lang kayo nagsimula? O, sa isang mga tanong ko, pag dininay mo yon, aaminin mo sinungaling siya. O, ganun. Ganun lang kasimple eh. O. See? Sa talagang talakayan yan, bro. Huwag ka huwag magkatakutan yan. Talakayan lang yan. Hindi naman yan suntukan eh. Talakayan lang naman yan. Huwag magkatakutan. Okay ba yan? Tuesday night. Sa kakadaldaldaldal ni Muriha. Ano? Okay na yan, bro. Alas 10 na. Ako ang baterya. Ako ang isinta. Sige. Oh, Tuesday night na. Lagi. Ayaw lagi ng dinibate. Comparative study lagi. Comparative dinibate. Ganun pa rin yun. Mag-explain ko. Mag-explain ka. Depende ra maguna sa atong sabot. Saguna siya. Walang tanungan, bro. Walang tanungan. Pwede na. Ang comparative, pwede yung walay pangutana. Oy! Nag-comparative si Ronald Ubidos at saka si Andrew Libot. May tanungan sila. Huwag mo sabihin walang tanungan yan. Kapatid. Comparative study ang ginawa ni Andrew Libot at ni Ronald Ubidos, pero may cross-examination sila. May tanungan yun. May tanungan. Ang gaganapin natin comparative study, may tanungan. Nag-comparative kaming dalawa ni Brice Balansag ng Seventh-day Adventist, may tanungan. Kaya huwag kang iiwas sa tanungan. Nagsabot man mo. Oh, yun nga. Ang gaganapin talakayan, may tanungan. O magsabot yan ita. Para alam ko kung sasasabi ka ng totoo o hindi. Kasi kung hindi kita matanong, pwede ka namang magawa ng ibang butas eh. Para makuha talaga kita itong sinasabi ni Johnson Amican. Kaya nagsimula sa 1863, totoo ba ito o sinungaling lang si Johnson Amican? Sugutin mo yun ng yes or no. Huwag yung iiwas ka na sabihin mo na eh walang tanungan. Huwag ganun. Sasabot mo na Brazando. Depende mo. Yung nga ang pag-uusapan natin may tanungan. Pag walang tanungan, walang talakayan. Brazando, King Lipawir manangay mo. Ang bot pasabot ni mo. Kailangan bro, this is with all honesty. Ikaw ay dating Katoliko. Ikaw ay dating Katoliko na nag-SDA. Ako ay dating SDA, nag-Katoliko. So magkumparahan tayo. Huwag ka matakot. Hindi nga ako takot, excited nga ako. Eh. Brazando, pwede naman din siya magtanong eh. Bakit ayaw niyang patanong? Oh, pwede mo akong tanungin. Ba't ang katakot? Ba't ayaw mo patanong? Pwede ka naman pong magtanong din sa amin. Kapatid, pwede naman lahat ng bagay gawin natin kana kung magkasinabot. Hindi lang yung magkasabot kung sa isabot. Yun nga, ang pag-uusapan natin may tanungan ayaw portion ko, talaga. Ayaw lang ko dala sa imong King Lifawer. Ikaw yung... wala kang magagawa bro kasi punto po punto ang pinasukan mo. Wala nga ikaw mag-control ng role namin dito. Hindi, pwede naman siya magtanong eh. Bakit? O, pwede. Parehas naman eh. Eto na lang bro, kung ayaw mo bro, eh di kami nang tanungin mo, di kami magtatanong sa'yo. Ay, pangit. Ang magsabot, depende sa sabot, Brazando. Yan nga. Kung ikaw na lang yung mabuotan na, hindi talang kumusulod. Sige, eto. Depende sa sabot. Sabi niya, depende sa sabot, depende sa pag-uusapan. Pero confirm ta. Confirm ta. Nga naagyut, pangutan anay.
Confirm ta ha? Naagi pangutan anay. Dili pwede nga walay pangutan anay. Wala pa gina ko nagi-confirm. Ikaw mag-report lagi. Wala kang magagawa. Yan ang ruling dito. Ah, wala akong magawa. Totoo yan sinasabi mo. Wala akong magawa. Oh, yan ang ruling dito. Tanungan talaga. Sa'yo ang gusto lahat. Eh. Ayaw ko na lang pumasok kasi wala akong mangyari doon. Kasi takot ka matanong, bro? Takot ka matanong? Takot matanong yata si takot brother. Takot ka matanong? Nasa katotohanan ka, bro. May alam ka. Dapat handa ka, bro. Takot ka matanong? Kaya ka magkikipag-usap na depende sa abot kung magpangutan anay ba o dili. Takot ka matanong? I-confirm sa kina ko, bro, dyan, bro. Hindi, kailangan talaga tanungan, bro. Diyan tayo nagkakailita sa tanungan, eh. Ang tanungan, bro, confirmation yan. Oh, confirmation yan. Sabi mo, hindi ka pwedeng hindi matanong, bro, kasi hindi pwedeng hindi ka matanong. Paano mako-confirm yung mga sinasabi mo? Kailangan mo tanungan. Hindi pwede nga kami dito kukontrolin mo. Oo. Ikaw ang pumasok dito, hindi pwede na kami ang kukontrolin mo. At paano lang mako-confirm? Tanan. Natural. Natural. At ang talakayan, titindig ka, tatanungin ka. Titindig kami, tatanungin mo kami. Ganun. To confirm. Evidensya. Oh. Bro Jando, pwede pa singit. Yes. Konting minuto lang. So, ibig sabihin pala ng kapatid natin, pwede pala siyang... Nagsabot ba? Excuse lang bro, mawalang galang na po. So, ibig mong sabihin pala bro, pwede pala na sa buong 2 oras ay... kami dito ay magpapahayag at hindi ka tatanong sa amin. Pwede rin yun. Pwede naman yun. Ah, pwede yun? Magkasinabot lagi ta. Pwede yun ha. Hindi ka pala, hindi pala ikaw magtatanong. Tatanggap ka lang ng maliwanag. Ganon. Kapatid, no? Papaliwanag. Sagutin mo muna. Pwede pala yun na hindi ka tatanggap ng, tatanggap ka lang ng paliwanag pero hindi ka magtatanong. Pwede pala yun? Lahat ng gawin natin po hindi sagutin mo muna hindi ka sumasagot bro hindi ka sumasagot kasi kanina mo pa pinapaikot yung programang ito kasi hindi po ganito pa my course po is kasi ganito nag-aral ako ngayon sa kursong pagiging guro hindi po pwede at hindi talaga healthy na magtuturo ka lang hindi ka tatanungin anong klaseng pagtuturo yun anong klaseng pagpapaliwanag yun hindi ka itatanungin hindi ka i-cross-examine e paano kung nilalason mo na pala yung pinagsasabihan mo okay lang pala yun hindi na magtatanong yung tatanggap kami tatanggap dapat tatanong kami right namin yun At pwede siyang gumawa ng kwento na walang ebidensya kaya at yun yung ginagawa niya ngayon sa tanungan portion kasi doon magkakaano maglalabasan ng ebidensya yun na hindi ka kwento bro kasi be professional dito professional may mga ebidensya kami dapat ganun ka rin para parehas walang masama doon bro huwag kang matakot tanan buhato na to pwede basta magkasinabot pwede gani debatehon pwede comparative eh bakit hindi ka papayag bro kanina pa yung pagkasinabot mo bakit hindi ka papayag ng tanungan hindi ko palagikan bakit hindi ka nga papayag hindi ko pa papayag na ngayon. Papayag na. Yes or no? Paano ako magpapayag na hindi ko pa nga i-confirm? Oo nga, i-confirm ngayon. I-confirm mo ngayon. I-confirm mo ngayon. Ang topic, patutunayan mo ng SDA ang true church. Then ako naman, tutunayan ko naman na ang SDA ay hindi siya true church. Yan ang ating tatalakayin. Natural, tatanungin kita. At tatanungin mo rin ako. Hindi pwede na walang tanungan yan. No, nawala na yon. Brother, may batang andyan? Umiyak kasi. May batang umiyak. So basta may ito mangyayari talakayan yan, doctrinal talakayan, tatalakayan ng kanyang tindig na SDA ang true. Natural tatanungin ko siya at hanapan ko siya ng ebidensya. Natural, paano ko siya sisingilin sa ebidensya kung walang tanungan? Dapat may tanungan para makapaningil. Tulad kanina, Bro Jandro, napakaganda yon na kumbinsido siya na ang tiara, meron talaga. Meron talaga. Nang ginamita na ng kanilang ministry magazine, abay, parang ginawa tayong Iglesia ni Cristo na nagbasa sa ministry magazine. Pero nang sinabi na ni Addison, ano ngayon? Takot siya matanong. At saka meron pa, sabi ni Johnson Amican, 1863 lang sila nagsimula. Napunta sa Genesis, wala pang SDA noon.
Napunta siya sa Roma, wala pang SDA noon. Napunta siya sa Lucas 4, wala pang SDA noon. Ang daming trata pinagkukuha niya. Gawa 11:26, Gawa 13, Roma 11, Lucas 4:16, Genesis 2, Ezekiel 22. Wala pang SDA noon. Ang topic niya, SDA True Church. Natural, kailangan talaga may tanungan para mahanapan ng ebidensya. At saka bro, bro, kanina pa nag-aabang si Brother Romel Timbrebilla eh. Magtatanong yun. Kaya lang, hindi yun nabigyan ng pagkakataon. Eh, may binanggit kasi siya eh, yung tungkol sa ano ba, sa Genesis. Eh kung babasahin yung Genesis, paano naman yung yum na sinasabi dun? Yum. So, kaya wala talaga. May, ngayong Martes ng gabi, pabalikin natin siya, subukin natin, kailangan may tanungan. Ano? Kailangan may tanungan. Kung ayaw niya kung ayaw niya ng tanungan, ako ang magpapaliwanag, taga-tanong lang siya. Yun ang manggagawin natin. Kung ayaw niya tanungan, so ako na lang magpapahayag na hindi sila ang tunay na iglesia, then siya ang taga-tanong. Yun na lang gawin natin, bro. Just in case lang na ayaw niya pumayag na may tanungan portion. Mm. Ako magtitindig na peke sila, taga-tanong lang siya. Hindi siya pwedeng tanungin. Hindi ko siya tatanungin. Kung tatanungin niyo siya, kayo lang magtanong sa kanya. Basta ako, hindi ko siya tatanungin kasi alam ko na ang isasagot niyan, puro out of context. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo.